Good day mga ka-sports natin dyan. VLDT, sabi nga ng karamihan, masakit pa sa breakup ang nangyari. Sila na nga ang lamang at set point na naagawan pa sila ng panalo. Matapos ngang ideklara na ang Akari Chargers ang nanalo pagdating nga sa laban nila sa fifth set. 15 ang naging score ng PLDT at 17 naman sa Akari. Tuwang-tuwa ngayon ang mga fans ni Ivy Laksina at ni Gretchen Soltone sapagkat pasok na nga ang kanilang iniidolo para nga sa battle for gold. Ngunit sa kanilang pagkapanalo ay dumadaan nga sila ngayon sa matinding pagsubok at kontrobersya kung saan karamihan ng netizen 99.9% ay nagko-comment nga na di umano ang PLDT ay nadaya raw at pinaburan nga raw ang nasabi natin Akari Chargers. Kung kaya kahit nanalo sila, ay iba ang tingin sa kanila ng mga tao. At dahil nga sa nangyaring ito, na medyo talagang parami ng parami ang naniniwala na nadaya nga ang PLDT, head coach ng PLDT na si Coach Ralph Ricafort, maghahain nga raw di umano ng nasabi nating protesta. Ayon nga sa isang ulat sa spin.ph ay maghahain daw itong si Coach Ricafort ng formal complaint. Alamin ang buong detalye. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Oli Ocaro, naka 39 point kanina at si Ibiang ay malaking tulong rin sa kanya kung kaya sila nanalo. Pero naging mahigpit ang kanilang labanan sapagkat hindi rin nga nagpadaig ang kupunan ni Coach Rodrigo Ford kung saan nga inabot nga ito ng 5th set. Kung tutuusin ay kayang-kaya nga ng PLDT pataubin ang team nga ni Ibiang sapagkat kita naman natin na sa set 1 pa lamang ay lamang na ang nasabi nating PLDT. Humabol lang nga ang Akari dahil sa error ng PLDT kung kaya nanalo nga ang team nga ni Ivy Laksina. At pagdating naman sa duluhan na laban, dito lang kasi nakakabawi ang Akari Chargers. Pero kung tutuusin, madalas ngang lamang ang PLDT at ang kupunan nga ni Ivy Laksina ang naghahabol ng e-score. Gayunpaman, congratulations sa kanilang pagkapanalo. Ngunit kahit nanalo nga sila, ay hindi pa 100% masaya dapat sila. Dahil marami ngang mga nagdududa na mga netizen sa kanilang pagkapanalo. Siguro ito na ang pinakamalaking iskandalo na nangyari sa larangan ng volleyball kung saan halos karamihan ng netizen imbis na batiin ang Akari dahil sa kanilang pagkapanalo, ang simpatya ay napunta nga sa PLDT sapagkat ang feeling nga ng karamihan ay nadaya talaga ang nasabi nating PLDT. Kung kaya nga lahat ng halos mga nagko-comment ang PLDT ang inocongratulate nila at sinasabi nga nila ang PLDT ang tunay na nanalo. Isa talaga to sa mga sampal din para sa Akari players sapagkat sila ang nanalo pero ang karamihan ng netizen naniniwala na PLDT raw di umano ang nasabi nating tunay na nanalo. Lalo ngayon, eto nga si Coach Rodrigo Ford ay maghahain nga raw ito ng protest at magko-complain daw talaga siya sa nasabi nating VVL sa nangyari nga na controversial issue na ito. Yun at aabangan nga natin kung ano ang mangyayari sa pagko-complain nga na gagawin at pag-protest ng ating Coach Rodrigo Ford. Good luck sa kanya at sa PLDT. Hanga ako at talagang the best ang pinakita ninyong games kanina. Yan po ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mali sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.